Hi mga mare, magandang araw! May customer tayo, si Madam, nagtatrabaho sa Emirates Airlines. So ngayon, magpapagawa siya ng buhok. Ayan na niya ng curly hair niya. Ayan, i-straight na natin siya. And then, kukulayan natin kasi ayaw niya ng gold na hair. Kasi diba, pag magke-keratin, nag-gold yung hair, nag-change yung color. Color and keratin ang gagawin natin sa kanya. Ginagawa ko, sometimes, muna yung color, kung black yung buhok, and then keratin. So ngayon, ang unahin ko ay keratin muna, and after nga natin siyang nalagyan ng keratin and nababad natin siya ng mga 25-30 minutes, ito yung gagamitin kong plan siya. Pang keratin yan siya. And then after keratin, kukulay na natin siya ng 6.6 yun. Kasi ayon yun ang gold mga mare. Kaya kailangan natin siyang sundin. Otherwise, lagot ako niyan. And then ito na nga after natin mag-mix. So 20 volume lang yung ginamit ko. Pwede din 10 kasi dapat mild lang siya. And then ayun, binabad ko na yung roots ni Madam. And then ito na yan guys. And then ito na siya after ng lahat ng ginawa namin ng keratin and tsaka color. At tingnan nyo mga mare, galing to ng Pinas. Nakakatuwa. Ito talaga yung kaligayahan ng OFW. Yung pasalubong galing Pinas. Mo yung kasama namin si Risa. Ito yung pasalubong niya sa amin. Malamang. And then ayan nga, sobrang aga niya yan binigay. Alas 6 ng umaga. Ay naku, nag-miss call. Alam ko na paano. Ito pala ang bibigay. Ayan, sobrang happy kasi nga si partner. Kumigising siya ng alas 6. Gulat na gulat siya. After niyong naligo, nakita niya ako may bit-bit na grocery. So, alam niya tulog pa ako. Ayan, toyo, ang sarap niyan. Ito talaga yung kaligayahan ng mga malayo sa Pinas. At saka may sili pa. Parang galing ako sa ano, groceryhan pa. Ayan, may isa pang tuyo. Sobrang daming tuyo yung binigay niya. Meron pang isa ito, my favorite one. At ang daming manggang binigay. Siguro puno yung maleta niya. Kung gaano kadami yung chocolate niyang dala. Ito yung pinali. Mga prutas at gulay at tuyo. Diba kasi yung mangga dito, perfect talaga yung mangga galing Pinas. At polvoron, ito talaga yung karaniwang pinipili ng mga nagbakasyon. At saka ito, ang sarap niyan. And then, ito siya. Ano, parang kalamay siya. Then, yung matatamisin lahat. Ubusin niya ni Dong. At saka ni Runa kasi mahilig siya sa ganun. And then, sa Percrans. Ang sarap niyan. Lalo na yung blue niyan. At saka may kamutin. Sobrang sarap niyan. Miss niya. At saka gulay, ayun, di ba? Parang talagang nag-grocery ako. Ayan, gulay na yan, mahal yun din. Sarap yun sa dinding-ding. Ang healthy niyan, ano yun sa malunggay. And then ito, ang fresh pa ng talong. Parang hindi na-stress yung mga gulay sa paglagay sa maleta. Ang fresh pa nila, nakakatuwa. And then, nung day off ko nga, as hindi ko napaayos pa yung ngipin ko nasira, guys. Aside sa isang sira ko dito sa left side. Kaya, papaayos ko na siya. So, babalik tayo ngayon sa meta, guys. Nag-require na ako dyan dati. Pero, hindi ako nag-tulay kasi nga, hindi available yung doktor. Wala akong appointment. Papagawa ko na talaga yung ngipin ko. Kasi sobrang lapit lang kasi nito sa bahay. Mga 2 minutes walk lang yata. Sobrang init ng Dubai. Kaya hindi ayoko nang lumayo sa iba't ibang clinic. Maraming clinic dito sa Dubai. Sa Karama, mga medyo mura lang. Pero medyo kasi malayo siya. And ganito siya sa loob. Ang linis. Bago lang tong clinic na to. Parang months pa lang yata. After ko nga nagpa-ayos ng ngipin, guys, kasi day off natin, kailangan ko magluto. Hindi kami pareha ng day off titong, kaya nag-grocery akong mag-isa ngayon. Ayan, dito tayo sa groceryhan ng bayan, Speed Zone. Ayan, mura lang yun dyan, andun lahat ng mga Pilipino products. So, ito yun, guys, diba, ang daming nakapromo. Pero hindi ko yun bibili ng nakapromo kasi budget tayo ngayon. Wala akong pampagawa ng ngipin ko. And then, ang napusuan ko, hindi ako kumakain ng salmon, pero gusto ko namang makakain sila ng mas healthy pa. Sa mga niluluto namin. Ang fresh pa ng hipon, ang pusit, at saka yung mga isda kasi nga umaga pa yan. At ang napusuan ko nga ay yung salmon, yung butong-butong salmon. Ayan. Mura lang yan siya, kaya ayan, yan ang kanin natin sa sabuan natin. Isisinigang ko yan. And then ito yung mga gulay nila. Medyo fresh pa ngayon kasi nga umaga pa siya. And then yun nga yung kinuha ko. Bahala na si Batman kung ano yung mga gulay na yan. Basta feel ko pwede na yan sa sinigang. Yun, alam ko lang yung kangkong pwede yan. At meron ding malunggay at okra. Kumuha din ako ng kaunting okra. And kumuha na din ako ng talong na tatlong peraso kasi yung binigay ni Dai ay ubos na yun. And then binalik ko yan. Tanglad na yan kasi ang mahal niya. Yung peraso lang. At ito na nga yung napamili ko lahat. Umuwi na tayo kasi nga kailangan ko nang magluto. Ito din pala, bumili kami nung kanagabihan nitong before open day. Bumili kami nito. Ayan, si Dong lahat ang namili niyan kasi nga masilan yun sa mga sa pagbili ng mga grocery. Ayan kasi gusto kong mag
Maha, first time ko kasi magluto ng gusto kong mag-ano, mag-explore sa pagluluto. Charot. At ito na nga, kasi first time ko magluto, si YouTube na ang bahala sa akin, guys. So, nung luto ko na ngayon, masarap naman yung lasa, perfect na, complete yung ingredients, pinalo ko yung ingredients. Pero, ang hindi ko pinalo doon, yung tubig, hindi ko siya nilagyan ng tubig, guys, kaya may something, ano, mamuumuo pang, ano, harina dyan. Pero, masarap na talaga siya. Ayan, maganda ang itsura, no? Perfect talaga yung itsura, pero may naumuumuo dyan. Iwan ko kulang yata yan sa pag, ano, halo. At yun lang! Salamat sa panonood!